Ngayon sa aking labing isa, wala akong masisigilas, kaya labing isa na lang ang isa. At ang usap na umayo kayo sa buwan sa Diyan, at ipangarap ang sa lahat ng pagkulong balita. Ito yung maawang na pinamanin ng Yesus sa labing isa. Pero pagkakulong ko natin, pero ako yung aking trabaho bilang mga kapista, ay hindi lang ito tumutukoy sa mga kapat. Hindi lang ito tumutukoy sa mga kapat. At ang usap na ang sumasang karataya at ang pagbabing niya ay nagbibigas. Ngunit ang hindi sumasang karataya ay parusaha. Kaya napakadala ko yung mga tumutukoy. Kasi ang pinag-uusapan ay may kalintasan. Ito'y kaligtasan na nakamit ng buhay ng mga hanggang. Pero yung susunod ko pa nila na pinapanay ko dito, ay alin, ay ang mga sumasampalataya, ang mga sumasampalataya, ibig sabihin yung mga binyag, hindi lang po yung mga apostles, hindi lang po yung nabibisa. Nang sabi ko, ay tatagay ng ganyang tanda ng kapangyarihan. Yung medyo palaki yun, palaki yung kapangyarihan ng pinamamani ko dito. Sa ngalan mo ba yung magpapalaya sa mga demonyo at magsasalita ng ibang wika, sila hindi ako binumurupan ng ahas ng iyong punyaso at gagaling ang mga sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. So yung kapangyarihan ng Diyos ay nagmanalig sa mga sumasampalataya. Tayo ay nagiging kamay ng Diyos sa lipunan ng aming binagan. At ito yung mga isa sa mga namang, ilan sa mga namang. Nagpapalaya sa mga demonyo, nagpapagaling ng mga sakit, hindi maalon o matuto ng ahas sa ulo ng laso. Kasi ito po yung pamamaraan na pinagamit ko ng unang panahon for assassination. Yung ahas ngayon po, nakalimit ang ginagamit ko ng assassination pa rin. Nung panahon ni Jesus, ay ahas at saka laso. Ito yung pamamaraan na pinagamit para patayin ng isang kalaban. Pag ito man ay political or religious opponent, maliban sa pagkulos ay ito yung tawagin namin ay covered corporation na ginagawa ng mga kalaban. Hindi ka naman hindi nang nagmalalaman kung sino yung gumawa ko kasi assassination. Pero bakit yung gusto ko na ipagsasabi ng Diyos para sa for the sake of the kingdom, para magpanagana ang pag-aaral ng Diyos. Marami na tayong nagkakaroon ng pag-aaral. Marami tayong nagkakaroon ng pag-aaral. Lalo-lalo na po ngayong taon na ito, 2007. Sabi mo, kahapon ko kasi nag-iesta ako sa pinapas. At sabi nga na ng mga pangako, mahirap dito. Mahirap dito na yun yung aking tinuturo, ano yung tinuturo, yung against death penalty, no for death penalty. Sabi nung isang pangako, karamulin mo. Kasi, ano, at ngayon lang yun, dito ang ako na hirap. Meron pa ko ang hindi na pagtalagay ng ako. May iba rin yung iba na mga signature ko na yun. So, pero, bahay yung mga kapag-iwas na
ito ay kinakailangan natin ng mga bahagi mo yung mga kuping pagitan ng dalaan ng ating ang pagpapatuloy ng sinyalan ng buhay. Ito yung kasalukuyang hamon na ibinibigay sa ating Diyos. Kaya kinakailangan natin na pag-aaral na rin na may paliwanag natin, may paliwanag na may pagiging. At isa po, maganda basyan ko ay balikan mo yung sulat ng aking mag-aaral ng mismo. Noong po Pasko, sure po inaasal mo sa lahat ng simbahan noong nakalipas na Pasko. Kung bakit hindi tayo magpapayo ng dead. Maganda po yung mga ilang mga pagkaya na ipinamaling po ng ipilang yung pagkapahalag sa tubang. Yung hindi ganyan maghintay lang ang isang problema na maging gawin ng solusyon. Yung sabi mo nga, isa rin mga ibahagi mo ito ang pagkakalit ay yung pagtulog na katarungan. Saan ko ba yung nababas yung katarungan sa ating parang palataya? Yung kung langit, imbiyano, at pagtatawin. Siguro po ay yung damdamin na ngayon na hinahapan pumasok na iba ay namimala sa loob ng katarungan. Eh siguro po ay ilan ito sa mga kami na kinakailangan din natin pagtuunan ng pansin. Pero ito yung bahagi po ng aking pananampalataya na kinakailangan natin ipahay at nabanggit ko sa iyo ni Sister kanina na yung amang ito ng aking kasalukuyang direktor Father Soto, na sana po ang ating mga katrista ay kayo dapat ang mauna na pumirma doon sa aking campaign dapat sa death penalty. Kasi bakit? Kasi supposedly, alam ko na po yung aking pananampalataya, ito yung aking pamantayan, ay nawa ay maging maliwanag sa ito yung pundasyon ng moral teaching sa the church sa usapin na ito. Kung maaaring mahihirapan tayo magpaliwanag sa iba. Pero dapat tayo ay isang magandang maliwanag ng pagkilos na kung dito ay ang pagpipir na ito. Pero lalo na siguro may mapaliwanag natin ito. Kasi ito yung kailangan natin. Lalo na ngayon ang panahon natin. Ito isa sa mga pagsubo na inaakal ng aming pananampalataya sa kasalukuyang panahon. Kababahaw ka ito, nabibigyan na ito na pagkataon. At alam mo yung maging basihan ng mga kasi mo, sa pangalan ko ay magpapalanas, kailangan ko kami mo yung ako magkakaitan ng pagkakaroon kasi